China, nagpakita ng kanilang nuclear weapon power drill at tila nananapatan naman sa mga kaaway nilang bansa. Kaya ang ating ahensya ng Philippine Airspace Agency ay nagbabala dahil sa posible sa kalupaan natin bumagsak ang mga piraso o debris ng nuclear rocket ng China. Di naman nagatubili ang US na magpakita ng higit nilang lakas na alam natin na ang US ang unang bansa na nagpakawala ng napakalakas na atomic nuclear bomb noong 1945 sa bansang Japan at 140,000 Japanese ang namatay sa Hiroshima at 75,000 naman ang namatay sa Nagasaki sa pangalawang atomic nuclear bomb. Ngayon, naglabas na ang US ng new version ng atomic nuclear bomb at ito ay aprobado na ng US Congress at Pentagon. At ito ay 20 times na mas malakas sa atomic nuclear bomb na ibinagsak noon sa Japan. Inanunsyo ito ng Department of National Defense ng US dahil na rin sa lumalalang tensyon sa China. Pero hindi dinetalya kung ilang piraso ang meron sila nito. Pero nakatitiyak na sapat na dami para sa kanilang depensa. At posibleng sa mga US military base dito sa Pilipinas, lalo na't malapit sa China, ang Pilipinas, Taiwan at Japan, kung saan may military base ang US na agarang makakaresponde oras na kailanganin ang mga gantung weapon ng US. Ang B-61 nuclear bomb ay ang pangunahing thermonuclear gravity bomb sa United States Enduring Stockpile pagkatapos ng Cold War. Ito ay isang low to intermediate yield strategic at tactical nuclear weapon na nagtatampok ng two-stage radiation implosion design. Ang B-61 ay may variant na yield dial A yield sa informal na military jargon na disenyo na may-ari ng 0.3 hanggang 340 kilotons sa iba't ibang mode nito. Ito ay isang full fusing option o kung tawagin ay FUFO na armas. Ibig sabihin ay nilagyan ito ng buong hanay ng fusing at mga option sa paghatid kabilang ang air at ground burst fusing at pre-fall, retarded pre-fall at lay-down delivery. Mayroon itong naka-streamline na pambalot na may kakayahang makatulad ng supersonic na paglipad at 11 pie, 8 pulgada o may katumbas na 3.56 meters ang haba na may diametro na humigit kumulang 13 pulgada or 33 centimeter. Ang pangunahing timbang ng B-61 ay humigit kumulang 700 pounds or 320 kilogram. Bagamat ang mga timbang ng mga individual na armas ay maaaring mag-iba depende sa version at pagsasaayos ng fuse or retardation. Noong 2020, ang armas ay sumailalim sa 12 ng pagbabago ayon sa Federation of American Scientists noong 2012. Ang umigit kumulang 400 pieces na B-61-125 ay nagkakalaga ng humigit sa timbang nito na ginto or may halaga ng katumbas na $28 million bawat isa. Kaya kung sa tingin ng China ay mas malakas sila o ang kanilang mga weapon, ito ay malaking pagkakamali dahil hindi lang military tactic ang ginagawa ngayon ng mga kalyadong bansa ng Pilipinas, maging sa pangkalakalan ay sinisimulan na ng isang sanction ang mga produktong gawa sa China at napapataw ito ng 60% to 100% sanction ang ipapataw sa mga China product ng mga bansa sa Europa at US, maging ang Canada,
ay napahayag na rin ng tax increase sanction dahil sa sobrang pagiging gahaman ng China sa teritoryo at kapangyarihan. Wala nang sinusunod na international ruling ang China. Ngayon, ang China ay nagtatag ng alyansa sa mga bansa sa Africa. Ilang lider ng bansa sa Africa ang inimbitahan ni Xi Jinping para sa China-Africa Summit 2024. Layunin ang pagpondo sa mga infrastructure na pupondohan ng China at mga trade ng yamang kalikasan. Ang tanong, ito ba ay isang trap ng China para sa mga bansang mahihirapang makabayad sa China ay hihingian ng China ng kapalit na posibleng teritoryo kapalit ng hindi makabayad sa utang upang gawin nilang military bases. Kalaunan, katulad ng ginawa nila sa bansang Bangladesh at Sri Lanka, sa ganitong paraan ng China nalalaman na lalo ng international community at iba pang paraan para i-counter nila ang China, patawan ng malaking buwis at i-pull out ang mga malalaking kumpanya na nakabase sa China at ilipat sa ibang bansa. Tulad ng mga kumpanya ng Nike, Adidas, Intel, ASM, Semiconductor at Nokia at marami pang iba na nilipat na sa bansang India, Vietnam, Taiwan at Philippines. Dito masusukat kung sino ang malakas, hindi lang sa military, maging sa pagpapatakbo ng ekonomiya na posibleng ikakabagsak ng China.